siyempre pagkakasama natin ang dalawang mabibigat, I'm sure na makukuha po natin ang minimiti natin. Kasama ko rin po dito sa OFW Party List, One Filipinos Worldwide, ang chairman namin na si Jerry Alfante. Kuya Jerry, alika, join me, please. Ayan, sana po suportahan natin ang BBM, Sara, at suportahan din po ninyo. Alam ko, marami po tayong party list na kasama dito. Pero tayo po naman ay sa One Filipinos Worldwide OSW Party List, ay pipilitin po natin makatulong pa po sa abot ng ating makakaya. Because for the past 22 years, ang ating buhay OSW Television, world-class kababayan TV on GMA, at up close and personal with Marisa Del Mar, ay tumutulong na po for 2 decades. Pero hindi ibig sabihin na may edad na ako. 20 plus lang po ako. Pwede magpapati lang si Chair. OFW Party List para kay Bongbong Marcos. Maraming salamat po si Jenny, Emma, Marisa Del Mar. Maraming salamat po at maganda gabi po sa inyo. At dahil dyan, of course, ito naman ako, napakalago naman itong mga representative naman namin. Natin, of course, naman si Tawang Sir Alan Saliman, representative ng Mindoro naman. Ano, mga taga Mindoro? Shout out sa mga taga Mindoro dyan. Taga Mindoro. Taga Mindoro po ito. Mindoro pa mga kababayan, no? Taga Mindoro. Alan Saliman. Wala pa ka naman natin, Sir Alan. Wala pa ka naman natin, Sir. Si Robert, sumasayaw na si Robert. So, tumayo rin ako sa inyong harapan. Maaari, yung iba, kakilala na ako, pero papakilala pa rin po ako. Ako po si Alan Saliman. Ano po? Gaya po ng aking nabanggit nung nakaraan, dahil po ang inyong lingkod ay maliwalin. At ako, nalimutan kong batiin yung mga kasama ko, mga kababayan ko sa Oriental Mindoro. Ano po? Taga Victoria po ako, doon po ako pinanganak at doon po ako lumaki. Ayan, taga Mindoro po. Kaya lang kayo po, dahil sa pamilya, narito po ako sa Dasmariñas, Cavite. Ah, Dasmariñas. At noong mabuo po, noong Sabado, agad akong kumontak sa mga kamag-anakan ko sa Oriental Mindoro. Agad po silang nag-organize sa bayan po ng Victoria, siyam na barangay ang nakuha. Meron pa pong nilalakad ang Kalapan, Nauhan, Pinamalayan at saka Socorro. Wow. Lahat po yan, pinangako nila 98% doon sa bayan kong binanggit, suportado po ang kandidatura ng ating Pangulo na si BBM. Sapagkat malaki ang utang na loob ng Oriental Mindoro. Noong panahon po ni President Ferdinand Marcos, binuksan niya ang lupain ng Oriental Mindoro na kung ilan ang mas lilinis mong sakahan, sa'yo ipapangalan. Wow. Noong po nagkaroon ng pag-aari ang aming pamilya, kung kaya nga po't malaki ang utang na loob namin sa pamilya Marcos, dahil sa lupang ibinigay niya, kami, 10 ng aking mga kapatid, nagpilis pa po ang nanay ko. Wow, ay nakatapos ng kolehiyo. Kaya, nung tumakbo po si BBM, buong suporta po ng aming pamilya, ibibigay po namin sa kanya. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po si BBM. Taga Mindoro yan. Sir Alan from Mindoro. Galing, galing. Siyempre, tawagin natin ang representative ng Dasmariñas, Cavite, si Ronald Cesaria. Sir Ronald Cesaria. Ito na si Sir. Nagiinit pa. Magandang gabi po sa ating lahat. Sir BBM, magandang gabi po. Ako po ay loyalista ni Marcos, magmula pa sa aking lola hanggang sa aking ina. Nakagulat ka dyan, ha? Ako po ay nakatira sa Dasmariñas, Cavite, na dati ang pangalan ay Dasmariñas Relocation Center na galing sa iba't ibang sa Maynilaan na dinala sa Dasmariñas. Yan pong lupa na yan at yung 75 barangay na po yan, yan po ay lupa ni Campos. Yan po ay niling ni dating President Marcos na ibigay sa kanya para maibigay sa mahihirap.
na galing Maynila at doon itira. Kaya po ay sa panahon ng dating Maros, maganda po ang Marcelo, sabi ng aking lola. Wala po talagang ang sinasabi niya mga nababatay, yan po ay mga CPPMPA, mga remedy po yan. Kaya po, nung gagasang kaedad ako, naging loyalista na rin ako ni Marco. Nung nagtumakbo kasi BBM ng senador, buong pamilya po namin at buong barangay po, BBM po yan, kahit nung senador pa. Kaya po, nung... Meron po ko kasi ako sa Facebook na kaibigan na nanap tayo ng ito nga yung para ibibintang si Marcos. Unified Bagong Bayani Movement. Yan po, ang sabi po ng founder kung gusto ko raw. Pero kaya ang rekomenda ng pintang po. Kaya sige po, hawakan ko po itong 75 barangay sa relocation lang. Pero yung mga bayan na iba-ibang bayan. Ang ano po dyan, barangay coordinator ko po, 75 din po. Ang member po, solid po talaga yan. Sigurado po. November 21, Cavite Caravan, so solid po yan. Last race, Cavite, 4 BBM! Oh, taga Albay. Si Mr. Marvin Tabuhara. Pwede na, sir. Ito po ang representative po ng buong Albay. Nakatakto kami. Busy yung isang classmate ko. Yung isang classmate nandito. Salamat at nakasama kami rito. Isang privilegio po na ang lahat ng mga solid BBM ay makita. Hindi man nakada o pangpalad. No? May ganito ko lang saglit na ako pupunta ako rito. Nakalagpas po ako kasi may kadiskusyon ako doon sa chat sa comment section nung mga pinsan ko, mga kababayan ko, na hindi pro doon sa kababayan namin, alam naman natin. So, to make the long story short, nakalagpas po ako ng tehero. Ito po kasi ako na-awi sa Gentry. So, bilang suporta po sa buong Albay, ako po naatasan na pumunta po rito para maka-attend po ng itong pagtitipon para sa pagsuporta sa ating susunod na Pangulo, si BBM. At may ganito ko lang po, ang aking pong lolo, ang aking kamara, ang pamilya po namin, ay talagang sulit na supporter po ng Pangulo Ferdinand Marcos. At kaya sa kanya ng aking lolo, tuwing Pasko dito sa Maynila, diyan sa Pumasteta, dahil dati po siya ang nagtatrabaho bilang ganito, laging may ayuda po yan. Grocery, at kung ano-ano pa, para sa mga tao na hihira. At wala po ako narinig na masama laban sa pamilya ng Marcos. At yung iba mga matatanda na talagang naniniwala sa mabuting pamahalaan ng Pangulong Marcos. At siyempre, ako rin po naniniwala sa sinasabi nila. Dahil ngayon naman po ang social media, nakikita naman po natin Oy, pardon! Kahit tayo ay mag-feed para saliksikin ang katotohanan ukol sa kaninira sa Pangulong Marcos, sa Rehimeng Marcos, available naman po. Kung make the long story short, mas lalo pang lumalim yung aking paninigan at lalo ng aming pamilya, sulilog po talaga kami. At isa po yung aking kapatid na namuna po sa kumbisya ng Albay para nag-upo. Salamat sa Panginoon ito dahil po, mahigit 2,000 na rin po ang supporter ko. Ano mo lang, napakatunay, maliit lang live, naman ito, pero BBM hindi meeting. Po magiging solido ang buong Bicol dahil may Bicolano na may presidente
Alam naman po natin na yung sinasabi na kabila dito sa paninira, eh galing niya rin mismo sa kanya. Ayan po yung mga magaganda nating vlogger. Ayan po yung maganda namin vlogger. Sorry, mga kababayan kong Bulano, nasusupog ako. Eh kinasusupog ko ang kababayan Tangilan. Makimatanak ako sa katotohanan na kabayan ang taipuan kang leader sa tuyang nasyon. Nagay sa ulo ang sa iyong pag-iisip at sinasayang pagsatarami. Alright, of course. Yeah. Our VIPs, one of our VIPs right now. Ayan, sir, palakpakan naman natin si sir. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po ang BBM. Yay! 2.0, my president. Ako po ay si Tony Guray, tiga Region 1 po ako. Dati po ako, political officer ni Bongbong Marcos nung nasa Senate po. Tiga Region 1 po ako, doon na lang yun. Ang pinangangakong po ng Region 1, landslide po mananalo sa Region 1 si Bongbong Marcos. We are here today to show our solid support, your unwavering support to the man of the hour who will make this nation great again. I'm referring to the man of the hour, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Ito po. Ang campaign slogan natin, Sink or Swim, Live or Die, Survive or Perish, We will go for BBM! 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 Anyway, I'm here today to introduce to you one of the senatorial candidates of BBM under KBL. Ito po ay mabuting tao. Hindi po humiwalay ito from 2010 up to the present. Mabuting kaibigan po ito, kaibigan po ni Bongbong Marcos ito. Ito po ay nasa kapitan po ng barko ito, pero ngayon, sobra na po ang yaman ito. Hindi ko na maabot ang kayamanan ng tao na ito. Mabait po ito. I'm referring to the next Senator of the Republic of the Philippines, Reni Jose. Huwag niyo po siyang kalimutan. Matalik na kaibigan ni Bongbong Marcos ito. Sarap forever. Wow, yes! Sila na po ang mag-asawa. Kaya kanina, super busy kami din sa headquarters. Pero nung narinig namin may pagbabago noong hapon, eh talagang sabi ko, kailangan maghita-hits tayo dito ngayong gabi ulit. No? So, good evening! No? Ako po si Captain Reni Jose Jr. Magugulat ako, nandito pala si Miss Marisa Del Mar. Nako! Ayan! Nakatak mo meron po siya, ano party list. Kaibigan ko po rin po si, ano, si Marisa. Na-feature niya po ako sa ano niya, Buhay OFW. Ang gwapo ko doon! Ang gwapo ko doon! Takala, sa totoo lang. Anyway, as usual, ganun din ang nangyari kanina sa akin. Pagpasok ko dyan, nagkagulo na naman yung mga ano, yung mga vloggers. May mga nagpa-picture, kala ko naman nakilala ko. Ang kara na naman nila ulit, si Eric Kison daw ako. Huwag naman ganun, ako lang ito. Si Captain Reni Jose Jr. po. Tumatakbong senador under KBL, Kilusang Bagong Lipunan. Okay? Ang leader ho namin, ang presidente ho dinadala namin, walang iba, kundi ang gwapong-gwapong si BBM at ang super sexy, napakagandang si Sarah, ang Vice President ng KBL. Senador na tumatakbo under KBL, ang mga senador na tumatakbo under KBL,
yung hindi bobo na senador Larry Gadon. At yung super guwapo na ako po yun, Captain Relly Jose Jr. Huwag nyo kaming lulukohin, hindi namin kayo atosan. Pasalamat kayo, ang assignment ko ngayon mag-speech. Pag pinayagan nyo kung kumanta kayo, walang huwian. Wala ko naman yung sabi nyo. Once I was been assigned na mag-MC sa kanilang golf tournament. Anyway, my name is Captain Relly Jose. Madali kong tandaan. Jose, for senator. Pangalan ko ng lolo natin, Lolo Jose, at pangalan din ng ating magpambansang bayani, si Jose Rizal. Anyway, po, mga kababayan, senator po. Senator po, mga kababayan, senator sa Nibong. Naging OFW ako ng 25 years. At tatanungin niyo ako, ba't ako tumakbo ngayon na senator? Napakataas na po yun, no? So, ang sagot ko lang po dyan is, marami ko akong napansin na dapat baguhin kahit nung nasa barko ako. Hanggang nung nagkaroon ako ng sarili kong opisina dito sa opisina ko sa Manila, nakita ko yung mga dapat baguhin natin. I have attended many events ng mga OFW leaders before with Mr. Bongguru is one and others. Nakita ko yung inalaban nila, you know? Nakapag-join ko ako doon. Especially during the pandemic time, napansin ko yung pag-differentiate ng lahat sa OFW at kaming mga marino. Believe it or not, magkahiwalay yun sa paningin ng maraming tao. Magkahiwalay kami sa paningin ng maraming agencies ng ating gobyerno. Which is very wrong. Napakasakit sa akin. 25 years akong nagbargo. 25 years akong nabuhay doon na marisa sa bargo. Nagpapakain ng pamilya ko at mga lolo at lola ko. Yung pala hindi ako considered OFW. Nakapagtataka, di ba? Ang guwapo kong to, hindi daw ako OFW. Kamasak siya ng isa. Pangalawa, nakitanong ako ng bago, nakita ko ang may difference tayo ng content sa national security. Dapat pabuhin natin yan. No? Dapat ko nating pantayan mabuti yung ating nasa Pilipinas. Tayo ho ay isang archipelago. Napakadami ho ng ating isla na dapat pantayan. Napapabayaan ho yan. Mga fishermen natin nawawala na hindi natin lang. Nakakapasok ang ibang bansa na hindi natin alam dito sa Pilipinas. Kahit sino, I can tell you that, lalaban mo ako. Totoo nangyayari yan. Nakakalabas, pasok dito sa Pilipinas ang hindi taga-Pilipinas. No? Mga ibang bansa, mga barko, mga banyaga, dapat mahintuho yan. Pangatlo, yung disiplina natin before. 1970s kami. Mahalata tuloy na kayo may edad na ako. No, elementary kami dati. Pag nalit kasi eskwelahan dati, no? Umangat yung flag. Kahit nasaan ka nakatayo, naglalakad, hihinto ka. Titingin ka sa watawat. Nakahintin ka, nakahinto ka doon. Ngayon, wala na yan sa kabataan. Tanungin mo yung kabataan ngayon, ang hawak na cellphone. Hindi nila naintindihan kung ano yung disiplina. Nawala ang GMRC sa ano natin, sa eskwelahan. Bakit? No? Tinanggal nila yung pamarcha-marcha daw before ng ROTC dahil pangit yun daw. Dahil hindi minimilitarize daw tayo. Pero mali yun. That is discipline. Believe me or not, kahit ganito na position ko ngayon, pag nakita ko yung mga official ko dati noong nasa CAT ROTC ako noong college high school, siniserve ko pa yan. Dahil nandoon ang disiplina. Nandoon yung respeto. Yun ang nawala sa atin. Magtataka kayo, maraming OFW dito nandito ngayon sa atin bisita. Pag napunta ang isang Pilipino sa ibang bansa, napaka-disiplinado. Bakit hindi magawa dito sa bayan natin? Dito pag kumain, tapo ng basura dito, tapo ng basura doon. No? Bakit hindi natin magawa dito sa Pilipinas natin? Kasi alam natin, kayang bayaran ng batas. Yan ang dapat natin balitan. Dapat natin baguhin yan. Okay? Isa pa, last. Namatay, baka hindi tayo matapos. Eh, 5 minuto lang binigay sa atin. Yung magsasaka, yung mga fishermen, dapat bantayan natin yan. Huwag dapat mawala ng kahit isang fishermen na hindi natin nalamalayan na nawawala sa dagat natin dahil wala tayong sariling system.
wala tayong system kung paano mamantayan ng maalis ng mga manglalayag natin sa bansa natin dahil wala tayong system na ginagamit. I hope mabago natin yan. Yan lang po muna, no? Dahil hindi naman po ako talagang nandun na agad ako, magyayabang na ako ng dapat kong gawin. Hindi. Nandito ako dahil alam ko, kaya ko at kaya kong maglagay ng isang batas na pwedeng gamitin ng Pilipino in the future. Hindi lang ang anak ko, pati ng apo ko. Maraming maraming salamat po. BBM forever! Sara forever din. BBM Sara tayo. Maraming maraming salamat. Captain Relly Jose Jr. Sasinado! Thank you! Salamat po, Captain Relly Jose Jr. Para Sasinado, maraming maraming salamat po. Talagang buhay na buhay ang dugo niya, no? Galing talaga yung Senador. Jose. Ayan, ito natin ng ating Senador. Of course. Galing talaga, no? Maraming bayan ng palayong dito na mga palayong. Galing sa Jose. Good evening po sa ating lahat. Ito po si Desi Lucero from Baguio City. Ayan, so yun po, pakinggan po natin yung mga mensahe ng ating mga kababayan kay BBM. Para sa pagsuporta sa ating Pangulong BBM. That's all. Salamat po. Ayan, grabe, grabe si Madam, napaka-sexy. From Baguio, grabe naman yan. Meron ka pa ba dyan? Ayan, siyempre, representative ng ABRA, si Miss Julie. Of course, Miss Julie. Nagkata po ba si Miss Julie? Ah, Mr. Julie, sorry. Wala po kasi nabili din. Ayan, hello po. Hello. Hello, nembang nga rabi tayo amin, meaning magandang gabi. So, Ilocano po ako from ABRA. So, we have 27 municipalities of ABRA, sorry, BBM po kami lahat. Thank you. Ayun, salamat po, grabe. Salamat po na rin. Ngayon, gusto po namin tawagan, of course, BBM Salty ng Harnica 2.0, Creator Ed Senten. Ayan po, nandiyan po ba si Creator Ed Senten? Ena. Ito si Sir Ed. Hello po. Yung. Good evening po sa inyo lahat. Siguro ako lang yung mata, walang specific na lugar. Ano mo, ipasok mo dito kasi hindi ko naman basa yun. Actually, tumakbo pa lang si BBM na senator. Nakasuporta na ako kaya maliit lang yung grupo namin. Pati nang tumakbo siya ng vice president. Ganun din. Lagi ako nandun sa headquarters. Ngayon pa lang October na isipan magbuo ng Wala kayo? Yun ang pinangalan ko, yung BBM Sonit Maharlika 2022. So, ang coverage, naging coverage ko para sa buong Pilipinas. Pero may nag-message sa akin, meron tayong magiging grupo sa Qatar. Sa Qatar, solid doon ang BBM. Kasi nalaman nila sa impyero sa foreign government dahil na nakakapatay kay Ninoy, no? Pero ang malaman ko, 89, bigay ng early retirement ang government. Sumula rin noon, nagbago rin ang ano ko, ang kalooban ko. Kasi inaasahan ko noon, lagi sinasabi nila, corruption si Marcos. Eh, nabiktima ako ng corruption ng panahon ni Tori. Pinuntalang ng panahon ni Marcos, wala akong alam na corruption sa nagaganap sa Malacanang, sa lalo sa opisina kinasasanipan ko. So, ako, galing pala ako sa Department of Budget and Management. 77, nandun ako. 89, nagkabila ko ng early retirement kasi hindi ko na matagal yung korupsyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Patawa ko lang ba ito? Si Sir talagang na-witness niya ang mga pangyayari. Grabe, si Sir. Nandun siya mismo sa loob ng Malacca, isa siya sa mga aris. Nag-serving sa ating bayan na rin. Sa ating bayan na rin. Salamat po, Sir. Sa inyong presensya. Ay, pag-alo. Presensya ngayong gabi. At ngayon naman po, tatawagin naman namin from Sariyaya, Quezon, of course, from Sariyaya, Roberto Caramba. Nandiyan po ba? From Sariyaya. 4 hours away ata ito, no?
Ito na si Sir. Hello. 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 Ako po ay representative ng Sariaya at kami po ay natutuwa at labis po ako nagkakala sapagkat kami po ay isa sa nakakapunta dito sa lugar dito sa Maynila. Ang akin po lang masasabi sa inyong lahat, lalo tigit ay sa ating po magiging presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos, makakaasa po kayo ang segunda distrito ng Sariaya ng isang tatlalawigan ng Quezon. Yan po ay maaari. Yan po ay talaga bumubuto at bumuto kay Bongbong Marcos. Isa pong magandang gabi, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ang aking po lang masasabi, huwag po tayong mag-abala, huwag po tayong matakot, huwag po tayong maging masaya po tayo, lalo tigit ay ang magiging presidente ng ating Pilipinas, ay si Bongbong Marcos. Maraming pong salamat. Salamat ka sa lahat! For Councilor, si Miss Imelda Mimi Abrugena. Parang trip ko lang na ipost na may karaban sa 21. Ayun po, mga
partido, nakipag-order na rin po sa akin, pati mga regional. Hanggang sa dumami na po, hindi ko po ina-expect na lalakas po yung laban para kay BBM. Kaya lahat po gagawin ko, lahat ng sakripisyo gagawin ko, lahat po ng lakad ko, wala po akong ina-expect na kahit anong halaga. Dahil mumutur lang po ako araw-araw. Araw-araw po ako sa lansangan, araw-araw po ako nakikibaka para kay BBM. Sa totoo lamang po, sobrang hirap na rin po ng mga pinagdadaanan ko. Sobrang init, sobrang ano, pero baliw na po yun. Dahil lahat naman po tayo nagsasakripisyo. Saludo po ako sa mga taga-ibang bayan, taga-Baguio, mga taga-ibang region na nakakating po kayo sa Maynila para suportahan ko ang ating pambato na si BBM. Kaya thank you very much po sa ating ato nandito. Kaya ako po saludo-saludo sa lahat ng mga sasakripisyo. Then yung caravan po ng Cavite, pipilitin po namin punuin po ang Bunga Binaldo Highway. Buong Cavite, pipilitin po namin punuin yan para kay BBM. Ipipagpapakita po namin at ang suporta namin buong Cavite. Kaya shoutout mga taga Cavite, lalo na sa Region 4A, Calabarzon. Thank you! Salamat! Asawa nito, siya yung konsehal ng Sablayan, Mindoro. Ito po si Larry Rivera, ang business po nito, mga aeroplano. Pwede tayo paghiram ng aeroplano any time of the day, any time of the night. Ito po si Larry Rivera, siya po yung umahawak ng Mindoro. Magandang gabi po sa ating lahat. Na-surprise po po kay asamang Tony, akala ko kakainan lang. Pero hindi pala si magandang gabi po sa lahat na Larry Rivera po. Actually po, ang tunay niyo po yung asawa ko, si Concierge. And I was just tasked by chairman, national chairman natin si Ever, Antonio Martinez. Kuya Sol Bayam. So, I representing yung Mindo from Abra de Ilog to San Jose, Marseille. Tuloy ha, tuloy. Meron po bang trade mo sa Minyo? Tanong ko sa mga kanina. Sa San Jose. Tuloy yan, tuloy. Kita na tayo doon bukas, chat-chat. Nainigit daw po mga feeding place. Oo, mga. Occidental. Kasi po, nakilalang yung ilokos. Alas 4 siguro. Ang haba po ng pwede po malakang kung gano'ng mahaba yun. Ulan? Kasi po, from supplier po San Jose, 92 kilometers. And yung Abra de Ilog Pier, kung supplier is 124. Imagine mo, pag napagtugtog ko yung mga bundot na sa, alas kaya kami makakauwi. Baka umaga pa lang, bukas na lang, maglagay na kayo ng ano, ng kama sa akin. But anyway po, we hope you'll do it in time. And we'll be, schedule po, parang big November. So, muli po, binabati ko po lahat tayo na nagbo-volunteer. And because this is the time, para mabalik natin yung legacy. Marami po tayong narinig, pero parang hirap paniwalaan. At lalo na po yung mga saradong utak. Kasi po dati, walang Mr. Cookie, hindi na kayo pwede magsinungaling. So, pag nagtanong ka, ano kung saan, pero sasagutin ka ng tamang sagot na walang nabis, walang ulan. Ang kalagisan doon, eh talagang nag-exist. Marcos po ng panahon. Ano lang po ako nun, elementary. So, masama po yung sinasabi. Magkikita daw tayo, pero hindi nakabiting. Mr. Google. Hindi nakabiting. Dito lang, buha at kaya po. So muli po, Larry Rivera po sa 21 pa yun. I'll be bukas, hindi tayo. Bumuha tayo kita. May ang kasya. May ang kasya. Sa Ilocos. Muli po. Pwede po bang isang palakpak dyan? Maraming salamat. Salamat. Pinabati ko po lahat ng GPM.
Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Alam naman natin na kaya tayo ng TV. Ayan, nauwi na si Unlad TV po mga kababayan. Saka si Pinoy Vlogger. Kuyatan to. Ayan, si Pinoy Vlogger. Ingat ka noy. Sila Ma'am Mary Jane Canoso, si Ma'am Beth Umali, saka po pa taga Calaca, Batangas. So yun, maraming salamat po sa oportunidad na magkasama-sama tayo po ngayon. Ilan po? Maraming salamat po sir at salamat din po sa mga lahat ng of course na bigyan ng mensahe dito sa ating harapan ngayon. Ang ating mga representatives na po dyan. Siyempre, last but not the least, ang representative po ng Alliance of OFW, si Sir Bong Guro. Ayan, palakpakan po natin sir. Bong Guro. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Bong Guro, presidente ng Alliance of OFW Partiles. Isa rin po ako sa original member ng ALDAB, WPBB 2.0 since 2015. Kami yung ALDAB, Aliansa Duterte Bongbong. Ngayon po ay ganun din, ako ay tumatakbo ng party list ng OFW. Sa hanay ng OFW, mostly Middle East, majority ngayon may PBM. Maski dito sa lugar namin, hindi dito na Samoa talaga. So kami ay naninindigan na only BBM. Wala kaming ano dun sa kung sinong vice niya. Importante si BBM manalo. At saka yung dalawa nating kasama dito ang ilang nakarating, Dr. Nila Rigador, at yung kanina nandun si Captain Rilly Jose. So muli, maraming salamat sa inyo at sana pagdating ng May 2022. Lahat ng kalya doon ni BBM ay yun ang mapili natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Bong Guro, ayan na sa inyong mensahe. At ngayon naman, Yuki, syempre, lahat po, of course, ng mga nagsalita dito kanina, magkakaroon po tayo ng meeting. Yes, meron po para sa motorcade tomorrow ng 6 a.m. Yes. Stay lang po kayo at may meeting po tayo. Yes, at tayo dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Luis Bolton. At ako naman si Yuki sa kanwoto. Ayan po, masaya lang po kayo dito at sana po nag-enjoy kayo ng puso ganyan lahat. Po, bukas mga kababayan, ha? 6 a.m. So, kailangan mas maaga, mas maganda mas alas 4, no? Kaya sa lahat natin mga kababayan na mag-follow search dyan sa motorcade. Si Sir Nelson, kahit ang alas 4 o media, nandun na tayo. Mas maganda na nandun na tayo na tayo nag-aantay kaysa sila ang mag-antay. Siya na po ang bahala sa inyo. Opo, at namaya po ay kayo po ay dyan lamang at meron tayong meeting. Tayo, doon sa atin. Sana na tayo. Meeting po kayo after po nito. Ayan, alam Sir Nelson. We call on Sir Nelson Villanueva. Buhay na siya. Kasi matulog din siya maga. Ay, alis doon. Ayan, nandiyan. Follow niyo po ako sa Facebook and Instagram. And follow me at Luis Bolton. Nandiyan na po lahat ng aking social media account. Ayan, masana po supportahan niyo rin po ako. And of course, Yuki. Siyempre sa akin on IG at Yuki sa Kamoto. Usap-usap po tayo doon. Hi, hello. Okay. So once again, Sir Nelson. Sir Nelson? Nandito na po ba si Sir Nelson Villanueva? Ganun ba yun? Hindi ko alam kasi para sa ating closing remarks. At syempre gusto rin po namin magpasalamat sa syempre nandito rin kami at talaga naman kami nakasupport rin. Asia, doon sa may circle, ano? Circle. So, this will be participated by different provinces and organizations. And bukas po, 6 o'clock tomorrow, 6 p.m. ang meeting time natin, okay? So, 6 o'clock, motorcade. Coming from SM MOA, doon sa circle. Doon po, makikita nyo, nandun po tayo, ganun po yung mga organizer bukas. May, this will be participated from different organizations other than from us. Okay, and by the way, ang gagawin po natin bukas is,
recognized by the BBM headquarters, okay? So ang gagawin po natin bukas, please come over to sa circle from SM BOA, EDSA, diretso tayo sa Quezon City Circle, Commonwealth, diretso sa Quezon Avenue, Espanya, Loton, back to SM BOA, okay? So, please invite everybody, and please invite your friends, please invite organizations to come with us. Bukas so, papakita natin ang lakas ni BBM, okay? Okay? BBM, alright? Okay, good. Okay, so kasi bukas, we're expecting na hapon naman, nandun naman si Sara Duterte, okay? Yung grupo niya. Pero in the morning, puunahan natin sila, tayo muna in the morning, and after that, ikot tayo, papakita natin. Drones, there are three drones na gagawin natin bukas. May drones. And also, kinausap natin yung mga vloggers na kung pwede, hahatiin natin. Habang gumagawa tayo ng motorcade, yung ibang vloggers, nandun sa yun sa kay BBM. Habang gumagawa tayo ng motorcade, and BBM will be live. Alright? How about that? Good?